Saktong paginto na ulan, umupo ho tayo. Sana hindi ho tapos ang blessing. Vice President Jojo Binay, Secretary Jess Robredo, Secretary Dinky Suliman, Mayor Tony Calixto, Congresswoman Emmy Calixto, Vianong, Mayor Alfredo Lim, Chairman Hernani Pangariban, Chairman Chito Cruz, Ms. Ana Oliveros, Mr. Charlie Aiko, Ms. Alice Murphy, beneficiaries of the socialized housing, local government officials, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Sa simula po ng buwan na ito, pinagdiwang natin ang Urban Poor Solidarity Week, kasabay ang 25th anibersaryo ng Presidential Commission for the Urban Poor. Binigyan parangal natin ang mga individual at institusyong may makabuluhang kontribusyon sa sektor na maralitang tagalungsod. Sinariwa natin ang mga tagumpay sa paglaban sa kahirapan sa loob, at ito po sa pagkatagal-tagal rin po, sa loob ng isang henerasyon. Gayun din, tinalakay natin ang mga kasalukuyang kinakaharap ng nasulirinin ng mga maralitang tagalungsod. Ipinayag po natin doon at ipinagdiinan ang ating paninindigan, ang maiangat ang kabuhayan ng ating mga kababayan at maitaguyod ang isang lipunang mas patas para sa lahat, lalo na para sa mga maralitang naiipit sa laylayan. At ngayon po, sumusulong tayo tungo sa direksyon ng makabuluhang pagbabago. Ang groundbreaking pong ito ay isang konkretong hakbang sa pagsusumikap nating maisakatuparan ang ating mga pangarap. Isa itong patunay na nasa tamang landas ang ating pong tinatahak. Alinsunod po sa ating shelter program para sa informal shelter families, ang mga housing units na ipapatayo natin sa lungsod ng Pasay, Quezon at Maynila. 5 lokasyon po ang natukoy natin sa Pasay kasama na ang lugar na ito, na tinatayang makakatulong sa higit kumulang 1,000 informal settler families. Malamang po, kasama na rito ang ilan sa ating mga butihing panauhin ngayon. Kayong mga boss na ating pong pinaglilingkuran, kinagagalak ko po, ibalita na mayroon pa tayong 2 lokasyon sa lungsod ng Quezon, sa barangay Doña Imelda at sa barangay Gulod. Siyempre, hindi papahuli ho ang Maynila. May 3 lokasyon sa lungsod na Maynila. At sa galing at sino po ni Mayor Lim, palagay ko po malayo sa peligro yung sa Estero de San Miguel, Estero de San Sebastian, at Estero de Quiapo. Kung saan po inaasahan natin halos 880 pamilya ang matutulungan. Pinondohan po natin ito mula sa 10 bilyong piso na inilaan natin para sa mga proyektong pabahay para sa 20,000 informal settler families na naninirahan sa mga peligroso lugar dito po sa National Capital Region. Kapag natapos na natin ang pagbuo ng mga bahay sa 3 lungsod na ito, ang suma total po halos 1,900 pamilya ang maililipat natin sa mas ligtas, mas payapa, at mas masaganang mga komunidad. Socialized housing units nga po ang tawag sa pabahay na ating ipapatayo. Subalit hindi po ibig sabihin na bastang pinasosyal lamang ang mga ito. Hindi po lubos na may papaliwanag ng terminong ito ang tunay na ibig sabihin ng mga binubuo nating bahay. Mula sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan sa gobyerno, sa pag-aaral ng mga ahensya sa disenyo ng proyekto, hanggang sa pakikiisa ng mga NGOs at pamilyang mula sa sektor na maralitang tagalusod, ang lahat po ng ito ay sumasagisag sa ating pagbabayanihan upang mapagtagumpayan ang inisiyatibang ito. Kaya naman, hanggat maaari, iaayon natin sa mga kasalukuyang planong pangkaunlaran ng inyong mga lungsod ang pagpapatayo sa mga ito. Susulitin natin ang paggamit sa nailaan nating lupain at hindi natin kakaligtaan ang kapakanan ng ating pong kapaligiran. Mulat po tayo sa panganib na maaaring maidulot ng bagyo sa ating mga kababayan, tulad na lamang sa nagdaang bagyong Sendong sa Silangang Visayas at sa Mindanao. Dito naman sa lungsod, sa tuwing may insidente ng baha, kadalasang umaapaw mga estero at ang mga pamilya nakatira malapit dito ang isa sa mga pangunahing nalalagay sa peligro.
Isa po ito sa mga isinaalang-alang nating aspeto sa proyektong ito. Habang tinutugunan po natin ang mga kasalukuyang problema ng bayan, hindi natin hahayaang makompromiso ang ating pong kinabukasan. Kay Mayor Tony Calixto at sa pamunuan ng Pasay, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong pagsusumikap upang marating natin ang puntong ito. Ang sabi po ng inaabot sa ating datos, pumapangatlo raw kayo sa may pinakamaraming na italang informal settler families sa buong NCR. First term mo to, Tony, di ba? Pareho pala tayo nagmana ng problema ng maralitang tagapaglungsod na dapat po inaaksunan noong 1994. Pero tapos na po yun eh. Nasa 2011 na po tayo, halos 2012. Punta na tayo sa solusyon. Dahil naman po sa araw na ito, kumpiyansa ako sa mga darating na buwan at taon, hindi malayong kayo na ang maging number one pagdating sa pagtulong sa mga maralitang tagalunsod. Sumasaludo rin po ako kay Mayor Lim at kay Mayor Herbert Bautista at sa kanilang mga lunsod. Talagang hindi na po tayo makahintay sa mga paparating na tagumpay sa pagsasakatuparan ng pabahay na ito. Manatili sana kayong kabalikat ng ating pong gobyerno. Ulitin po natin, simula na nga po ito sa sama-sama nating pagpapatotoo ng mga inilatag nating plano. Subalit sa likod ng mga napagtagumpayan na natin sa tuwid na daan, batid nating marami pa rin sa ating mga kababayan ang naiipid sa balakid na dulot ng kahirapan. Ayon po sa National Housing Authority, magmula nitong 14 ng Nobyembre, mahigit 1,300,000 pa rin ang bilang ng informal settler families sa bansa. Sa kabila ng mga numerong ito, hindi magpapatinag ang inyong gobyerno na mapangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan. Sa tulong ng Department of Interior and Local Government, kasama na ang makatuwang na ahensya at mga NGOs, tuloy-tuloy pa rin ang pagsusulong sa on-site o in-city solutions na tulad ng proyektong ito. Nariyan din po ang ating off-city solutions o ang balik probinsya program na pabahay at kabuhayan din ang handog. Ang Housing and Urban Development Coordinating Council naman, pamumuno po ng ating kagalang-galang na Vice President sa pamamagitan ng kanilang key shelter agencies, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at pribado at pampublikong sektor ay doble kayod pa rin sa kanilang mga inisiyatiba para sa ating informal settler families. Ang ilan sa kanilang mga pangunahing programa, ang Resettlement Program, Slum Upgrading at Community Mortgage Program, ay patuloy na umaalalay sa maraming pamilya at sa kanilang mga komunidad. Muli, maraming salamat po sa ating pagpuprosige at pagtutulungan. Kasabay ng mga ipapatayo nating bahay, ito po ang kinabukasang natatanaw natin. Mga komunidad na hindi lang malayo sa periglo, kundi malapit rin sa pag-asenso. Masisigla at masasagana ang pamayanan kung saan makakapagtaguyod si Juan de la Cruz ng magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya at taas noong makakapagambag sa pagpapaunlad ng lipunan sa abot ng kanyang makakaya. Oras po na matapos ang proyektong ito at may patayo na ang mga gusali at bahay, totoong bagong umaga na ang maghihintay mga boss natin sa Quezon City, Manila at dito po sa Pasay. Hiling ko na lang po sa bawat isa sa atin, patuloy nawa nating sa buhay ang diwa ng bayanihan upang matulungan ang mas marami pa nating mga kababayan. Alalahanin po natin, bilang mga Pilipino, nasa ilalim lamang tayo ng iisang bubong. Patuloy nawa tayong magkapit kamay, pasulong tungo sa iisang direksyon, kung saan naghihintay ang kinabukasang mas matiwasay at mas maunlad. Hindi para sa ilan, kundi para sa buong bayan. Bago po ako magtapos, alam mo nyo, naalala ko po yung sabi ng aking ama nung araw. Sabi niya, kaya kitang pagbuksan ng pintuan ako po'y malapit ang mag-graduate nun. Kung mananatiling bukas ang pintuan to, ay nasa sa'yo yung mga kamay na yan. Ako po'y nakikiusap, lalo na sa mga magiging benepisyaryo nito. Kailangan ipakita natin na mapagtagumpayan lahat ng ipinangako natin sa ibang mga sektor. Kaya tayo nabigyan ng ganitong pagkakataon.
Pag napakita po natin, maayos itong solusyon na inahain natin, eh madali hong magkumbinse na ipagpatuloy itong programang to. Pero kung lalo naman po nanganak ng problema ang kaliwat kanan to, baka ho hindi na tayo hindi sila makinig pag humirit na naman tayo ng dagdag na pondo dito. Nasa ating pong kamay, mabigyan ng pagkakataon ng iba pa natin mga kababayan. At meron nung paalala lang, ito po inililihim natin. Kaya huwag po natin pagkakalat. Birthday pala ni Mayor Lim ngayon. Happy birthday po. So, dalawa po ang buwabati kay Mayor Lim. Merry Christmas na. Sinabayan pa ng happy birthday. Kaya ako, pakiusap ko po, tinutulungan na tayo ni Mayor Lim, huwag natin pagkakalat. Para hindi naman dumami ang puting buhok ni Mayor Lim. Okay. At, siyempre po, sa natitira po mga araw, tandaan po natin talaga ang ibig sabihin ng Pasko, dumating po ang tagapagligtas sa ating mga Kristiyano, doon sa sabsaba na ipanganak, talaga naman pong dumating siya para isalba tayo. Hindi po para magparangya sa sarili, pero isalba ang kanyang mga kapatid. Tayo po sana tandaan na natin ang diwa ng Pasko, hindi para malaman kung anong tatanggapin natin, pero ano ba maibabahagi natin. Maganda nga po, maraming salamat sa lahat.